Magandang araw, Barangay Lumboy. Live mula sa istasyon ng mga gurong tagapamahayag sa mababang paaralan ng Lumboy. Narito ang Plum Radio 92.0 FM, sumasahimpapawid. Magandang araw, mga ginigiliw naming mag-aral sa ikalawang baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid sa MTB sa ikalawang baitang. Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, ang cute at sexing guro, Teacher Marjorie. Palakpakan naman! Bago natin simulan ang pagtatalakayan, magkaroon muna tayo ng kasunduan. Ano-ano ba ang ating mga kasunduan? Una, siguraduhin ninyong kayo ay nasa isang lugar na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Ikalawa, kinakailangang nakatuon ang inyong atensyon, pandinig at isipan sa pakikinig. At ang panghuli, ang napaka-importante na ihanda ninyo ang inyong mga kagamitan, kagaya ng modules, papel, lapis o ballpen. Tayo ba ay nagkakaintindihan, mga bata? Tatlong palakpakan kung ganon. Magaling! Sa puntong ito, ay nais kong kunin ninyo ang inyong mga modules para sa ikatlong linggo. Ang ating aralin ay tungkol sa mga salitang binubuo ng maraming pantig. Handa na ba kayo para sa ating pagtatalakayan? Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makakabasa ng mga salitang binubuo ng maraming pantig. Ang mga salita mula sa pinagsamang pantig, makabubuo tayo ng mga salita na may dalawa o higit pang pantig. Halina, alamin natin kung kaya mong bumasa ng mga salitang may maraming pantig o mahahabang salita. Ating balikan ang nakaraang aralin. Natatandaan pa ba ninyo? Ito ang nakasaad sa panuto. Isulat sa sagutang papel ang nawawalang pantig upang mabuo ang salita. Para sa unang larawan, nakikita ba ninyo ang basket? Ikalawang larawan ay ang bulaklak. Ikatlong larawan ay ang langgam. Para sa ikaapat na larawan ay ang punong kahoy. At ang panghuli ay ang larawan ng sisiw. Natutuwa ako at inyo pang natandaan ang mga ito. Binabati ko kayo. Ngayon naman ay sama-sama nating tuklasin ang kwento tungkol sa Forest Green. Pakinggan ang kwento at unawain itong mabuti. Forest Green. Nagkaroon ng isang gawain ang mga batang scout sa loob ng isang kagubatan na tinatawag na Forest Green. Umalingaw-ngaw ang iba't ibang huni ng mga ibon at insekto pagdating sa loob ng kagubatan na ikinatuwa ng mga mag-aaral. Kukrr-kukrr ang huni ng tipaklong na nakita ni Dennis sa damuhan. Ginagaya naman ni Alvin ang tunog ng palakang tumatalon. Tuwang-tuwa si Kaloy sa daloy ng batis. Habang kinakausap ni Mang Lito, ang tagapangalaga ng kagubatan ay may isang loro ang inuulit-ulit ang kanyang sinasabi. Ipinaliwanag ni Ginang M. Galang sa mga bata ang tamang pangangalaga
ng mga puno. Isinalaysay din niya na ang mga puno ay nagiging tirahan ng mga hayop. Umuwing masaya ang mga bata dahil marami silang natutunan tungkol sa kahalagahan ng mga puno sa ating kapaligiran. Naunawaan ba ninyo, mga bata, ang kwento? Mahusay kung gayon! Dumako tayo sa bahaging suriin na makikita sa pahina 4 ng inyong modules. Sa ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagbasa ng multisilabikong salita. Tulad ng naunang pagsasanay, may mga salitang mahahaba na binubuo ng mga pantig na dapat mong matutunan, lalo na sa pagsulat at pagbasa. Tara! Ating balikan ang kwento. May mga salitang ginamit na mahahaba o nasa multisilabiko. Narito ang panuto. Sagutin ang sumusunod na tanong tungkol sa binasang kwento. Isulat ang letra ng iyong sagot. Oras na upang iwasto ang inyong natapos na gawain. Narito ang mga tamang kasagutan. Nakuha ba ninyo ang 5 tumpak na sagot? Tunay na kayo ay mahusay na bata. Ngayon naman ay pagyamanin natin ang mga natutunan ninyong paksa na ating tinalakay. Para sa unang pinatnubayang pagsasanay, naririto ang ating halimbawa. Basahin ang mga salita at pantigin. Isulat sa patlang ang bilang ng kanilang pantig. Halimbawa ay ang salitang paaralan. Paaralan. Ito ay binubuo ng 4 na pantig. Naintindihan ba, mga bata? Okay. Gawin niyo ninyo ang ating gawain. Maaari na kayong magsimula sa pagsagot. Pansumandaling mag-unat ng kamay at ibaba ang lapis. Maghanda na para sa ikalawang pinatnubayang pagtatasa. Handa na ba ang lahat? Narito ang ating panuto. Piliin ang multisilabikong salita sa bawat pangka. Isulat sa iyong papel at basahin ng 3 beses. Okay, maaari na kayong magsimula sa pagsagot, mga bata. Binabati ko kayo. Isa na namang gawain ang inyong natapos. Tunay na kayo ay magagaling. 3 bagsak nga para sa inyong sarili. Mahusay! Upang mas lalong maunawaan ang ating aralin sa araw na ito, isaisip at laging tandaan. Ang multisilabikong salita ay mahahabang salita na binubuo ng maraming pantig. Mahalagang makilala ng mga bata ang mga salita upang maging madali ang pagbasa ng mga salita, parirala at pangungusap. Nahahasa din ang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagsulat ng mga salita. Dumako naman tayo sa bahaging isagawa na makikita sa pahina 11. At ito ang isinasaad ng panuto.
Basahin ang talata. Isulat sa sagutang papel ang puso kung ang multisilabikong salita ay nabasa mo sa talata. At iguhit ang buwan kung hindi mo ito nabasa sa salita. Lubos na ikinatakot ng mga tao sa buong mundo ang mabilis na paglaganap ng mapanganib na virus. Maraming buhay ang nawala dahil sa bagsik nito. Ngunit sinasabi ng mga eksperto sa kalusugan na madali itong mapupuksa kung may disiplina ang mga tao. Dahil ang virus ay kusang mamamatay kung walang katawan na malilipatan. Okay mga bata, simulan na ang pagsagot sa inyong gawain. Oras na upang iwasto ang inyong mga kasagutan. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot mga bata? Sa mga nakakuha ng score na 5, tunay na kayo ay mahusay. Sa mga nakakuha ng score na 4 at 3, binabati ko kayo. Sa mga nakakuha ng 2 pababa, huwag mawalan ng pag-asa. May susunod pang gawain. Ang susunod na gawain ay inihanda upang masukat ang inyong kakayahan at lubos na makita kung inyong naunawaan ang ating aralin sa araw na ito. Ilipat ninyo ang inyong modules sa pahina 12 at sagutin ang tayahin. Ito ang isinasaad ng panuto. Basahin ang talata, isulat ang titik W kung ang multisilabikong salita ay nabasa mo sa talata, at T kung hindi mo ito nabasa sa talata. Para sa unang tanong, ang tamang sagot ay titik W. Ikalawang tanong, ang tamang sagot ay titik W. Ikatlong tanong, ang tamang sagot ay titik W. Ikaapat, ang tamang sagot ay titik W. At ang panghuling tanong, ang tamang sagot ay titik T. Lubos akong nagagalak. Maayos ninyong naisagawa ang inyong pagsasanay. Kayo ay tunay na mahuhusay na bata. Para sa inyong karagdagang gawain, basahin ang pares ng multisilabikong salita. Isulat ang titik A kung mabilis mong nabasa. Isulat ang titik B kung nahirapan ka sa pagbasa. At C kung hindi mo ito nabasa. Ayan, isang aralin na naman ang ating napagtagumpayang natapos. Nawa ay isa isip, isa puso, at isa buhay ninyo ang lahat ng natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, ako ang inyong guro, Madam Marjorie Arsoriano, na nagsasabing, mag-aral na mabuti, ito ang susi sa panibagong bukas.